Hi! Okay, kumusta ka na? Pag-usapan naman natin yung suppressing emotion. Minsan kasi, diba, na-practice tayo na kailangang magtimpi. Diba? Kasi nakakatulong din naman kapag tinitimpi mo yung iyong galit. Diba? Pero hindi rin pala maganda kapag iniipon mo ang emotions mo. Pwede ito mag-lead ng depression, ng anxiety, ng nervousness. Pwedeng nanginginig ka na lang kasi masyado ka nang nag-ipon ng emotions, negative emotions. So, hindi pala masama kapag iiyak ka kasi nagagalit ka, nagtatampo ka, nagiging sensitive ka kasi araw-araw naman hindi happy ang buhay. Tama ba? Araw-araw, hindi naman okay ang kondisyon mo. May mga challenges, may mga problema. So, normal. Gusto kong i-remind sa iyo na normal na nakararamdam tayo ng mga negative emotions. Na pwede kang maiyak, pwede kang magalit, pwede kang sumabog, mag-burst out. Diba? So, marami kasing tao ang nagli-lead sa ganon, sa anxiety, sa depression, kapag marami ka ng inipon ng mga sama ng loob. Or ang dami mo ng mga problemang inipon mo lang, tinambak mo lang. Tandaan nyo, ang pag-iipon ng mga negative emotions na hindi nare-release, para lang yung para kang nagtambak ng basura sa isang pwesto na habang nadadagdag na bumabaho, mas nagiging magulo, nagiging madumi. So, ganun lang din. So, dapat yan may release. No? Kailangan may release. Paano mo nare-release? O pwede kang, halimbawa, mayroon kang conflict sa isang tao. Adi, kapag huwag kang mahihiya magsabi sa kanya, alam mo, nagtatampo ako sa'yo, nagagalit ako sa'yo. Ngayon, natatakot kasi tayong magkaroon ng confrontation or kausapin ng isang tao na may ka-conflict tayo. Kasi ayaw natin makasakit lalo ng damdamin. Pero alam mo, tingnan mo kung anong mangyayari kapag ikaw naman yung nag-iipon. Yun nga yun. Pag naipon, pag dumami, hindi na ito nagiging healthy sa'yo. So, kaya nga kailangan natin, tandaan natin na it's okay to cry. It's okay na minsan sumigaw. Kaya alam mo, nung nagpunta ako sa Palawan, nagkaroon kami ng earthing or grounding. Ibig sabihin nun, mag-connect ka sa nature. Maglangoy ka, damhin mo yung buhangin, yung mga puno, yung ulan, yung lupa, maglakad kang naka-yapak. Nakakatulong yan to heal, yung therapeutic. Hindi ako psychologist or wala ako sa medical field. Pero itong kinikwento ko sa inyo is based on experience, sarili kong experiences at mga experience ng mga tao na kakasalamuha ko. No? I've been connected to a lot of people, maraming tao na mga nakasalamuha ko. No? Mga kabataan, mga medyo nandun na sa senior than me, mga kasing age ko, iba-ibang experience niyan, malawak, ibig sabihin. So, ang gusto kong iparating dito is huwag kang magsusuppress ng emotion na alam mong ikaw yung natatalo. Alam mong yung ikaw yung lalalason. Alam mong at the end, hindi ka magiging healthy. Maraming habang hindi pa huli ang lahat. Okay? It's okay. Yung iba kaya minsan napapansin nyo, nagre-release. Minsan may kaibigan ako, nagpo-post siya sa Facebook. Tapos after a while, pag na-release niya na, i-delete niya na kasi hindi magandang basahin. Diba? Control. So, learn to control. Minsan, nakokontrol din yan. I mean, or ano ang pwede? Anong diversion, Joel? Para ganyan. So, pagka feeling mo bumibigat na ang damdamin mo, pwede kang mag-play ng mga worship song. Yung iba, yan ang ginagawa. Yung iba naman, nakikipag-usap, nililibang, naghahalaman. Pwede magkaroon ka ng diversion. Magkaroon ka ng diversion. Bukod sa pagre-release ng mga sinasuppress na emotions, nakakatulong din talaga yung pagbabasa ng mga motivations, nakakatulong din yung makipag-usap sa mga taong positive. Kasi kung makakausap mo, punong-puno ka ng emotion na negative, tapos sa nakakausap mo din ay mga taong negative, wala kayong mabubuong maganda. I mean, wala kayong masusolusyon ng maganda. So it's better kung makiki-associate or makikipag-connect ka sa mas taong mas malawak ang pangunawa, mas naunawaan ka. And ganun din ikaw, learn to adjust. I mean, hindi lang tayo ang tao dito sa mundo, hindi lang din tayo ang mga tao nakakaramdam, nakakaranas ng mga negativities, ng mga problema, ng mga challenges. So sometimes be sensitive,
maging sensitive ka sa kapaligiran mo, and from time to time check, ako ba ay toxic na sa mga kasamahan ko? Ako ba ay hindi na healthy? Ako ba ay nakakadagdag sa stress ng mga kasamahan ko? So, yung mga ganon, kasi minsan, kapag inipon mo na yan, at wala kang diversion, at hindi ka rin willing to umalis sa ganon, hindi ito makakatulong sa iyong personal growth. Bagkus, baka ito ay lumayo ang mga tao sa'yo, or magkaroon ka ng relationship problem kasi hindi mo ma-handle ang sarili mo at hindi ka rin ma-handle ng ibang tao. Walang mali sa pagre-release ng emotion. Walang mali na pagsasabi ng mga challenges or problems sa mga tamang tao. Walang dapat ikahiya doon kapag dumaranas ka ng mga ganyang challenges. Lahat tayo gusto nating mapabuti. Lahat tayo gusto natin makahanap ng mga taong nakakaintindi sa atin. But ito rin ang isipin natin. Dapat meron din tayong space to grow. Meron din tayong space na tayo rin marunong makinig. Tayo rin marunong din release-an ng mga negativities, ng mga problems na hindi natin i-absorb, at hindi tayo magja-judge sa mga taong nakakaranas nito. Instead, nandyan tayo to understand. Nandyan tayo to maging kabahagi kung paano sila mas mapapabuti pa, instead na lalo silang lalayo, magiging disconnected. So, yun lang yun. It's okay to cry. It's okay not to be okay. Yun ang sinasabi nila, diba? Mahirap mag-pretend. Kasi pag ang naging pretentious na tayo, I mean, pinapakita natin, we're always okay. Pero deep inside, we are not. So, malungkot ang buhay kapag ganun. Dadayain natin ang ating buhay kapag ganun. So, kailangan maging tayo, authentic, realistic, you know, naiiyak ka, nalulungkot ka, entertain those emotions, pero wag mong tirahan, wag mong patagalin sa buhay mo yung mga ganon. Kung makaka-apekto ito sa iyong personal growth, kailangan magbago ka ng mindset, ng pananaw. You know, marami yan, ang dami na, sino pa ang makakatulong sa iyo? Ako sa Google, maghanap ka ng mga pwede makatulong sa iyo sa Google. Pero the best, of course, is talagang kung tataas ang faith mo sa Lord, mas okay yun. Talaga, minsan kasi hindi na nasusolusyonan ng mga kapwa natin ang ating mga challenges, kundi nagkakaroon tayo ng peace kapag meron tayong connection, meron tayong faith sa Panginoon. Diba? This is not about religion, this is not about kung ano yung pinaniniwalaan. Iba-iba tayo ng pananaw. But minsan kasi natatagpuan natin ng tunay na kapayapaan sa pakikipag-ugnayan or connection sa Lord. Yan ay hindi ibig sabihin magiging perfect na ang buhay mo, kundi ano lang yun sa mga nananampalataya. Kapag ikaw ay may faith, kapag ikaw ay may connection sa Panginoon, no, ay magkaroon ka man ng challenges, may assurance na talagang may nakakaunawa sa'yo. Hindi mo man nakikita, pero nararamdaman mo, naniniwala ka. That's faith. Yun. So, maraming salamat sa panonood nito. Pwede rin kayong mag-like, mag-subscribe dito, or i-share nyo po ito para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat, and yun, balitaan nyo ako. Pwede rin kayong magpadala ng pwede natin pag-usapan dito, mag-message kayo dyan, anong pwede natin i-discuss. This is about life, maging okay tayo, kaya nga ang title ng vlog ko is Okay by Joel P. Kailangan masigurado natin tayong okay. It doesn't mean na life is perfect, but life is meaningful and wonderful to enjoy and to share. God bless!